Nagbabalik po ang tunay na tahanan ng mga OFW. Ito po ang bagong Bayani TV. Kasama pa rin po natin ngayong gabi si Mr. Armand Benco. Siya po ang Executive Director ng Colaico Foundation for Education Incorporated. Sir, balikan ko lamang po. Kasi mandatory naman po talagang PIDOS, yung Pre-Departure Orientation Seminar para sa ating mga OFW. At meron din silang kasamang financial literacy. Ang nagiging problema po ata nung mga nakaraang PIDOS, at ngayon I think naiayos na po yan, na karamihan po, imbis na financial literacy, pagbebenta at paanong uutang, saan ka mangungutang. So, ang isa po nagiging problema rin ng isang nag-a-abroad na nagdi-desisyon, dapat ang desisyon kasi ng pag-a-abroad, buong pamilya. Correct. Asawa, anak, at malaman yung purpose, bakit aalis si nanay, bakit aalis si tatay. Ngayon, pagka hindi po talaga na plano yan, parang you're planning to fail na talaga na hindi ka maging successful, minsan nagkakahiwalay pa. Ano po ba yung mga na-encounter nyo na mga ganitong sitwasyon po? Siguro mabilisan. Ano ang sitwasyon ng OFW? Sa limitan, hindi naman lahat ng bansa napuntahan naman namin, Congressman at Dayan. So, nakapunta kami sa 14-15 bansa nitong nakaraang halos dalawang dekada. Ang kadalasan nakikita naming sitwasyon ng OFW sa kanyang kaperahan, number one, yung job security. Hong Kong, Singapore, pag domestic, every 2 years lang. So, 3 months bago matapos ang kanilang kontrata, nangangamba na sila. Super sip-sip na sila sa employer nila. Miski na pagalit-pagalitan o abusuin sila, okay lang. Para makapirma ulit, pagkapirma, lalabas din nila ulit yung sungay nila at balik sa dati. Saudi Sation Law, mas familiar kayo dyan, Congressman, at yung madalas pang napabalita nito mga nakaraang linggo. So, just like any employment, job security is an issue. So, that is an issue kasi yun yung source of pere, di ba? Yung sweldo nila. Pangalawa na issue ng OFW sa larangan ng kaperahan, utang. Mm-hmm. Nung nasa Pilipinas sila, wala pa silang plano mag-OFW, naaabuso na nila yung pribilehiyong makahiram ng pera ng ibang tao. Para ma-deploy sila, malamang nangutang sila. Pagpunta nila sa ibang bansa, kung alam mo to sa Hong Kong, 40 plus financial institutions, hinahanap mga OFW, domestic helper sa Hong Kong. Nakakatuwa, Dayan, unlike sa Pilipinas, na kailangan tumanda ka muna o ma-build up mo ang credit standing mo, ang OFW hindi. Mas bago ka, mas pauutangin ka ng mga financial institutions abroad kasi mas madali ka pang takutin yata. Mm-hmm. Kaya yung utang is a major issue. Nung nasa Pilipinas ka na, para mapunta ka sa abroad, at nung nasa abroad ka mismo, never kang nakahawak ng 100, 200, 300,000 piso, babayaran mo pala yun ng 2, 3, 4 na taon na halos wala nang matira sa'yo on a monthly basis. Yung 200, 300 na inutang mo, pinadala mo sa Pilipinas, tuwan-tuwa ang buong pamilya at barangay na may bagong bayani talaga na nagpadala sa akin ng malaking pera, hindi nila alam yung konsepto ng kapital. Kapital yun na kailangan ibalik. Babayaran nga yun ng kanilang kamag-anak. Pangatlo na itong pinaka-major na issue ng OFW is yung cash flow. Cash flow. Pag-uusapan ko yung issue sa cash flow. Pagkatapos ko sabihin yung pang-apat. Yung pang-apat na issue, walang tutulong doon sa OFW pag nasa abroad na siya. Lahat mag-o-open lang. Siguro wag pong magalit, baka sponsor nyo. 9 out of 10 nang pumupunta sa na kumpanya sa ibang bansa na Philippine company is to sell a product. Sell their real estate, sell their savings account, sell their pautang, sell their car, lahat puro product information. Wala talagang, siguro yung grupo mo lang, Congressman ng financial literacy, naglalabas pa nga ng pera. Yung financial literacy, kaalaman, gusto na nilang gawin. Unfortunately, halimbawa, na-appreciate na nila ang isang insurance product. A Philippine insurance company cannot sell products abroad. Hong Kong, Saudi, hindi sila So, kulang na kulang sa yung salitang fulfillment. Natuto nga ako, nakakaipon ako, saan ko ilalagay ang pera? Tama po. So, ang option, pagkakatiwalaan ko yung kamag-anak ko. So, major issue yun, pagkakatiwalaan. Why? Babalik ako doon sa pangatlo, yung cash flow. Summarize ko lang po, job security, utang, cash flow, at yung facility to save and invest.
doon sa cash flow. Ito, Congressman, nung umikot kami sa Middle East, sabi ko, gawin yung patakaran. Walang lista, walang padala. So, sa susunod na magpadala sila, or kakapadala nyo pa lang sa inyong kamag-anak sa Pilipinas, malamang magte-thank you yun. Mm-hmm. Di ba? Magte-text, mm-hmm. magte-thank you. Sabihin nyo kagad na bago ako magpadala sa susunod na buwan, mm-hmm. pakibigay muna sa akin yung listahan ng pinaggamitan nung kapapadala ko. Okay. Sa 15 years na ina-advise namin to, Kong, lahat sinasabi, away. Opo. Ang inabot. Away. Mukhang away nga na ako dyan. Lalo na kung asawa. Asawa. Pinag-iisipan mo ako. Yung baka pinagkakatiwalaan. Anak. Halos mababastos yung magulang. Uh-huh. Ano ba naman, anak, pakita mo lang sa akin yung listahan. Mm. Ikaw naman, mami, arte-arte mo, may palista-lista ka pa. Uh-huh. Lalo na magulang, congressman. Uh-huh. Di ba? Uh-huh. Sasabihin ng magulang mo, ano ka, nagkukwenta ka ngayon, porque nasa ibang bansa ka, kinukwentahan mo ako. Okay. Pero, kailangan po kasi, alam po natin to sa pag-aaral natin, ang hindi mo nasulat, hindi mo masusukat. Pag hindi mo nasukat, hindi mo mahahawakan. Sa English, mas maganda actually. You cannot measure what you did not write down. Mm-hmm. You cannot manage what you did not measure. Yeah. Eh, paano mo sasabihin na tama yung kinikita mo, mas mataas yung kinita kaysa sa gastusin? Paano mo sasabihin na maglalaga ka, papasok ka sa negosyo, mm-hmm. ni hindi mo alam magkano ang ginastos ng pamilya mo sa Pilipinas? Mm-hmm. Pero ito po mas kakaunti, siguro 2 out of 30 na successful nilang nagawa yung walang lista, walang padala, they have improved their financial life, okay. and their relationship mm-hmm. with their family. Mm-hmm. Kasi nagbibigay ka, yung pamilya dito, nagbibigay ng pagrespeto, opo. Pagpapahalaga, pagmamahal na rin na yung pinaghirapan mo, nay, tay, ito po ang... Ito po ang pinuntahan yan. Marami din kami mga experience. Katulad ng iba, sabi nila, inaway. Pangalawa, dahil talagang hindi raw nagpadala, congressman. Ha? Mm-hmm. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Wala namang pereng kamag-anak sa Pilipinas para lusubin kayo sa Middle East. Eh. Okay. So, mapipilitan magpapadala ng lista yan. Yung unang listahan na gagawin, parang burara lang ginawa. Nilagay lang siguro 3 item. Pagkain, bahay, kuryente. Tapos, 30 mil na kagad. Lamsam. Sasabihin mo ngayon, yung padala ko sa'yo, kulang-kulang din. Kasi kulang sa detalye. Talagang magwawala po yun, congressman. Magwawala po yun. Kulang nilang isusumbong kita sa OWA para namang may kasalanan yung OFW. No? Pero magpapadala ulit yan. Dahil kung kayo talagang hindi sinunod nyo yung walang lista, walang padala, susunod na listahan yan, sobra-sobra naman. Magyayabang pa yan. Kung asawa, kung anak, kung ano, kung kulang magulang. Kulang pa yung padala mo eh. Sasabihin, kulang yung padala mo. Tingnan mo. Negative ka. Ang ginastos naman rito, 50, nagpapadala ka lang 30. Para bang may utang pa yung OFW. Ituloy nyo lang. Pag ganun ang ginawa ng kamag-anak, ito po, lagi namin sinasabi, Congressman, power of the purse. Kung sino ang kumikita, siya dapat ang may kapangyarihan magsabi. So tingnan ngayon sobra-sobrang sa listahan. Kayo magsabi, babawasan ko na ang padala ko ng ganito kasi sobra kayo sa ganito. Ito, dadagdagan ko. Ito, babawasan ko. Ito, tatanggalin nyo na. Ipagkakasya nyo itong 20 mil. Practicein nyo yung power of the purse. Do not surrender that. Kayo po ang nandoon eh, sa ibang bansa. Do not surrender the power of the purse. Right. Kaya nga po, partner, alam mo ba, meron din kasi kami, ako, natutunan ko to nung OFW po ako. Yung principle ka kasi, 10-30-60. Okay. So, tama, 10-30-60. 30%, pagkatanggap na pagkatanggap ko ng sahod ko, automatic, yung 10%, siyempre, binabalik ko sa ating Panginoon Diyos. Mm-hmm. Yun yung tithings. Hindi ko naman sinasabi na gawin nyo, pero ito po yung nakalakihan at tuloy-tuloy namin ginagawa. Yung 30% for savings yan. Yun, talagang pasok sa bangko yun na hindi ko kayang withdrawin sa abroad. Pwede ko lang ma-withdraw dito pag uwi ko sa Pilipinas. Okay. So, I live with the 60%. Mm. So, out of 60%, minsan nakakatipid pa ako niyan eh. Mm. Ito lang ang gagastusin ko sa 60%. So, minsan kasi, yung 30%, dapat meron ka rin tinatawag na, yun nga sinabi ni Sir, emergency. Pero hindi kasi emergency yung
Han, birthday kasi ni tatay o kaya birthday ng kapatid ko, baka pwede kang magpadala ng extra, di ba? Hindi naman kailan naging emergency. Dati nga hindi ka pinapansin ng Vienna. Hindi naman. Ibig sabihin lang na yung mga bagay na yon na alam nating extra, you don't have to take it from your savings. Saving is a savings. Live with the 60%. Kaya nga, minsan, ang mentalidad din ng ating mga kamag-anak na iniiwan sa Pilipinas na pagka nag-abroad, yung dating walang brand o yung mga walang tatak na diapers ay yun lang ang binibili. Okay naman yung baby, hindi nagkakasakit. Tapos nung naging OFW na, naging overseas worker na, bumibili na ng mga branded. Tapos nakalagay doon, hypoallergenic. Mm-hmm. So gagamitin nila yun, porkit mahal, dating 20 pesos, naging 60 pesos, sabi nila, kala nila, walang hubaran yun for 3 days, di ba? So hindi huba rin. Magkakasakit, magkakaroon ng kaskaro o galis yung anak, hihingi na naman sa OFW o dun sa ano na, anak, ay honey, magpadala ka ng pera kasi nga nagkaroon ng rashes. So ibig sabihin, imbis na nakakatipid, just because of lifestyle, tipo ba? Ang takeaway ko rin dito, talagang kailangan ng tulungan. Yung OFW na nagpapakahirap sa bansa at yung mga kapamilya niyang pinadadala niya ng pera dito. Kasi kung naghihirap siya doon, nagpapadala ng pera, pero nilulustay kung saan-saan. Sabi mo, hindi na ililista kung saan ginagastos. Hindi talaga sila makakaangat kung nasaan sila ngayon. So, kailangan ay tulungan po kayong dalawa. Bilang pangulo, Sir Arman, kasi iiwanan natin Sir Arman dito sa tungkol sa financial literacy. Mamaya, kasama si Mentor Bong, pag ninegosyo naman ang pag-uusapan natin doon. Bilang panghuli, Sir Arman, ano yung mga final tips and advice ninyo sa ating mga OFW at gano'n na rin sa kanilang mga kapamilya para po masiguro natin na sila po talaga ay financially literate? Katulad ng sinabi mo, Dayan, it takes a family to take care of their family finances, hindi lang yung breadwinner. So involve the family. Basta marunong na po magbilang. Naalala ko yung mga anak ko nung 10 and 12 years old. Sila na yung nag-umpisang mag-grocery, mag-supermarket at 10 and 12. So involve your family. Second, umpisa po ng bagong taon. Tandaan nyo po yung SSC sa mga kumpanya ginagawa to. Ano, ilista nyo po ang inyong SSC. What you will stop, start, and continue. Ganda, okay. Sa larangan ng pera, pag-ayos ng relasyon, kalusugan, di ba? Yan ang mga may New Year's resolution. Pero maganda ho, meron kayong guide, SSC, what you will stop, what you will start, what you will continue. Hindi po ibig sabihin nakataga na yun sa bato, pero maganda na meron tayong giya, lalo na paumpisa ng taon. Magandang New Year's resolution yan, sir, ha? What you will stop, what you will start, and what you will continue. Alam mo, gagawin ko yan. At syempre, ang sa akin lang din, mas maganda ka rin po na pagka tayo'y ng ibang bayan, mas pagtuunan natin pansin kung paano tayo makabalik ng maaga. And sa ganun, magabayan natin yung mga paglaki ng ating anak, at kasama natin ang pamilya natin, di ba? It is not just because of the new technologies, nakakausap nyo sila, nakakita. Iba pa rin yung sama-sama partner. At kung lahat niya po ay involved sa pag-manage ng ating kinikita, kahit isa lang ang kumikita, ay mapapalago ito at mapapakinabangan ng tama. On that note, thank you very much, Sir Arman Benko. Siya po ang Executive Director ng Colico Foundation for Education Incorporated. Sa inyo pong pagtalakay patungkol sa financial literacy. Pero mamaya, kasama si Mentor Bong, pagninegosyo naman ang ating ito yung panglima na sinabi niya, yung ekstrang pagkakakitaan. Paano kakikita ng mas malaki? Huwag po kayong alas, patuloy pa rin po ang ating talakayan. Dito lamang po sa tunay na tahanan ng mga OFW, ito ang Bagong Bayani TV.